Hello po. Ma'am Jean? Hello. Jan po. Ayan. Teka lang, ma'am. So, tetestingin ko lang yung mga yung kaniyang camera. Kung ano yung mga anin. So, pakita ko lang sa inyo mamaya kung ano yung mga tinesting ko kung anong dapat i-check. Eh, papakita ko na sa inyo yung binili nating isang camera. So, salamat ulit dun sa nagpadala ng pambili. Ta, meron tayo ulit camera. Pakita ko na sa inyo yung binili nating camera. Ayan, kung nakikita nyo is charan! What's up sa inyo mga kabakbak? Oops! So kakatid ko lang kay Mrs. Dito pa ako sa dilim. So ngayon may bibilin tayong camera. Yung ipapalit natin dun sa nasira nating Hero 4. So shoutout ko nga pala muna kasi meron nagbigay sa atin ng pambili. So ayaw niya magpapanggit ng pangalan. Gusto ko lang sana siyang pasalamatan. So press, maraming salamat sa pinadala mong pambili ng camera at malaking tulong to para sa akin. So God bless you and sa family mo and stay healthy palagi, ingat ka palagi. So isa siyang solid subscribers ko, isa siyang kabakbak and nakita niya nga na nasira yung aking GoPro Hero 4 and muntikan pang masira yung aking Hero 5 na gamit ko ngayon. So nag-message lang siya sa akin, ang sabi niya magkano daw ba ang camera. So ang plano ko talaga mga kababak na bilhin is itong DJI Osmo Action Camera. Gamit rin nila kay Motorides to. Meron siyang front screen na katulad ng sa Hero 9 na colored. Makikita mo yung binibidyo mo. But unfortunately, nung pag-order ko sa Shopee, eh ilang araw kong inintay, biglang umulan nung time ng delivery, yung araw ng delivery, hindi na deliver sa akin. So naghihintay ako ng second attempt or third attempt kung kailan i-deliver. Eh biglang nakita ko na lang isang umaga ang nakalagay dun sa ano, sa Shopee order ko, due to unsuccessful attempts of delivery, i-return na raw sa seller yung item. So kinunta ko yung Shopee support. Ang sabi sa akin ni Shopee support, eh nawawala daw yung item. Kaya hindi na raw possible na ma-deliver. At kung mahanap man yung item, eh ibabalik na lang sa mismong seller. Eh hassle naman yung ganun. Tamang-tama pa naman na tiyempong-tiyempo na na-order ko siya ng sale. Tapos meron pang voucher, free shipping, tapos may tapos may isa pang voucher na 1,000 pesos off. So pumapatak na halos 8,000 pesos ko lang mabibili sana ng DJI Osmo. So sa kasamang palad, eh yun nga, wala. Hindi na na-deliver. Tapos ang problema ko pa, nakabili na ako ng mga accessories niya, yung mga kailangan. Bumili na ako ng mic adapter, bumili na ako ng case, yung may cold shoe para kung halimbawa gagamitin ko siya sa sit down vlogs, meron pagkakabitan ng ilaw at saka ng external microphone. Eh wala. So ngayon yung DJI Osmo sa Shopee is balik sa 10,000 pesos ang presyo. Eh naghihintay na naman ako ng flash sale, pero dahil kailangan ko na, gusto ko syempre may ipakita dun sa nagbigay sa akin ng pambili na nakabili na ako ng camera. Eh eto, naghanap ako sa Facebook Marketplace ng mabibili. Eh nakakita ako ng isang camera na tama naman yung presyo niya and maganda rin siya. So ano nga ba yung binili kong camera? So samahan niyo ako mga kabakbak para tagpuin yung seller. So dito lang naman siya sa Laguna, sa may Victoria, Laguna. Pero magwi-withdraw muna ako kasi nasa GCash yung pera na pinadala sa akin. Ang ganda talaga dumaan dito. Dama yung view. Pagka nagkaroon na tayo ng drone, yan, magpapalipad tayo dyan para makita natin yung kabuuan view dito. Nakaka-relax yung daan talaga rito eh. Inabutan tayo ng ulan dito. Malapit na tayo sa Baliti. Dito ako ngayon sa ano ba to? Masapang pa lang yata pa rin to eh. Nakita ko si tatay ah. Naka-helmet pero walang motor. Ayan Lord, so pwede mo nang isali ito si tatay sa samahan ng mga may helmet pero walang motor. Ayan. Dito na tayo. So maliwanag pero umaambon.
Yung tek na panahon niyan. Ah, yung kulay green. Biglang araw dito ah. Kulit ng panahon talaga. Yan, hintayin natin dito si Ma'am. Lapit lang doon, umuulan dito, umaaraw. Kulit, no? Kaya kailangan talaga malakas resistensya mo eh, kundi magkakasakit ka. So, ito na yung kamitap natin si Ma'am. Apo. Okay. Sige po. Hello po. Ma'am Jean? Jan po. Ayan. Teka lang, Ma'am. So, tetestingin ko lang yung mga yung kaniyang camera. Kung ano yung mga anin. So, pakita ko lang sa inyo mamaya kung ano yung mga tinesting ko, kung ano yung dapat i-check. So, balikan ko kayo mga kapakbak. 15 minutes later. So, okay mga kapakbak. Ito na yung binili nating camera. And, natesting ko na siya. So, mamaya pakita ko sa inyo kung ano yung mga tinesting natin. Mga dapat niyang tandaan pagbili ng camera. So, ito ma'am, yung bayad po. Pabilang na lang po. Okay na. Okay na. Thank you po ma'am. Nice deal po ma'am. Thank you rin po sana. Pagpapasukob dito sa tindahan nyo. Ito po yung ano nga pala, sticker. Ito po yung sa vlog ko. Ayan, sige. Apo, ayan. Thank you po ma'am. John Pax po. Pero di John Pax, kung ano pong basa, ganun din pa. Okay, sige. Sige po, thank you po. Ayan, so ito na yung ating biniling camera. Ato, umaambon na naman. So bali may pupuntahan pa kasi ako. Pupuntahan ko yung kaibigan ko at meron siyang hinihingi sa akin na kailangan. Ipapa-change oil ko si Beastie. So habang pinapa-change oil natin si Beastie, talakayin natin yung binili kong camera. Para alam nyo na rin yung mga kailangan na i-check bago nyo bilhin yung camera. So siguro baka magulat kayo kung bakit yun yung binili kong camera. So mula dito sa Victoria, pupunta tayong Pagsanan. Layo no? Sarado kasi si ano? Si Marjan Shop. Kailangan ko na i-change oil si Beastie. Linggo, Lunes pala ngayon. Sarado ang margin siya pag Lunes eh. Dahil nakaka 19,000 na siya, lagpas na 19,000 So, kain muna ako dito mga kabakbak sa perishable goods. Perishable goods. Wala si Brother Eric ah. Kain muna ako dito. Uy, nandito pa yung aming ano ah. Photo ops ng Motorismo de Laguna ah. Oh. Ginawang panaklub ni Brother Eric. Oh. Iwanan ko muna kayo at kakain muna ako dito ah. 20 minutes later. Okay, tapos na akong kumain. And wala si Brother Eric. Pwede akong magdikit sticker dito? Sticker, didikitan ko. Para alam ni Brother Eric na dumaan ako. O, ayan. O, ayan, Brother Eric ha. O, kumain ako dito, alam mo na. Uy ha. Kulang ba pera niya? Kulang yung pera? Magkano lahat yun? Magkano? Magkano yan, kuya? 30 o 20 para may pang ano ka pa inom. Okay, sige. So share your blessing. Syempre nakatanggap din tayo ng blessings eh, 'di ba? Ganun lang naman. At wala pa atang ganung benta si kuya sa pangangalakal. Oy, sige. Kuya, yes, ako. Pero lang din. Ingat ha. Sige, pakabusog ka. Okay. Ganun lang yun. Pagsanhan. Okay. Malapit lang daw sa Aling Taling. Ito, Aling Taling. Malapit lang daw siya rito eh. Uy, busog pa. Ayun, nakita ko na yung motor ng kapatid niya eh. Ito oh. Motor ng kapatid niya ito eh. Tao po, andyan po si ano? Si Chris 29. Umuwi. Ah sige, chat ko na lang po. Umuwi. Saan kaya yun? Parang dyan ka, nagtetext pa, nagtetext pa ako, andyan ka na pala. Jilly oh, naka Jilly oh. Tara. Nadayo ko rin ang kaibigan kong to. Malalaman natin ng bahay nito kung saan. Yun ba naman? Nakarating din sa bahay mo. Buti umaraw pre. Buti umaraw. Ano ba, ikaw na mag-change oil nito? Oo. Yun ba naman? Sulit ng dayo ko dito ah. Bayad niya yun sa ano, doon sa ibibigay ko sa kanya eh. So ito yung kailangan ni Chris 29 eh. So umorder na kasi siya eh, kaso wala pa ang dadating. Eh syempre, kailangan mag-vlog rin nito eh. O dito, kuha ka na lang dito mamaya ano, kung gano'ng kalaki ang kailangan mo.
So may bayad to, ang bayad niya, siya magche-change oil. Ayan. So habang nagche-change oil si Brother Chris 29, ipapakita ko na sa inyo yung binili nating isang camera. So salamat ulit dun sa nagpadala ng pambili na meron tayong camera. Ito ko na sa inyo yung binili nating camera. Ayan, kung nakikita nyo is charan! Hero 4 pa rin. Alam nyo, nag-iba ako ng camera. Hero 4 pa rin. So may kasama siyang isang battery, which is ito. Local battery lang to, pero di ko na kailangan to. Ang kailangan ko lang is yung original battery, kasi yun yung matibay eh. Ito, bakit nga ba ito yung aking binili pa rin? Eh Hero 4 na nga yung nasira sa akin. So ang kagandahan kasi sa Hero 4, ito Hero 4 silver to ah. Kasi kung napanood yun na sa dati, nung unang binili ko yung Hero 4 na nasira natin, ang Hero 4 black is walang screen. Itong Hero 4 silver meron. And tinesting ko na siya. So ang tinest ko muna sa kanya, syempre yung buttons. So ito, tatlo yung buttons niya. Unlike sa Hero 5 hanggang sa ngayon, generation Hero 9, is dalawa lang yung button niya. Ito tatlo. Ito sa harap, yung power on, power button. Ayan yung power button. And then yung dito sa parting right side is yung pang-select ng menu. Ayan o, pang-select ng menu. So yung una kong Hero 4 kasi hindi ko na testing, hindi na pala nagana yung ganito niya, yung buttons niya na to. And then yung sa ibabaw is yung ating shutter button, yung pagre-record o pagtitik ng photo. Ayan. So ayan yung sa settings, ito yung pinipindot. So nakikita nyo naman touchscreen din to. Ayan o. So bakit ito pa rin yung pinili ko? Kasi so nagiging problema ko ngayon dito sa ating Hero 5 ay yung sa mic adapter. So ang quick capture niya, pag inon mo yung quick capture niya, naka-off yung ating camera and pinindot mo yung shutter button natin, automatic mag-on siya and diretso record. Tapos pagka pinindot mo ulit siya, stop record and diretso power off. So ang nangyayari kasi sa Hero 5 hanggang sa Hero 9 yata, if I'm not mistaken ha, is pagka naka-quick capture siya and naka-mic adapter ka, walang sounds na makukuha si GoPro. Kasi yung mic adapter niya is kailangan mo i-power on mo muna yung camera and then at saka mo siya pipindutin yung shutter button para mag-record. So pag quick capture, wala kang audio makukuha. Yun yung problema. And yun nga, kung nakikita nyo sa mga nakaraang kong video, is nagkakaroon ako ng problema sa aking audio. Kaya minsan nilalagay ko, sorry for the audio problem. So ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng subtitle para sa inyo, para maintindihan nyo yung aking video, yung ating vlog. So in case dito sa Hero 4, hindi siya ganun eh. Kahit na mag quick capture ka, meron pa rin audio. So ito yung dinala ko nga pala yung ating combo cable. So dinala ko yung ating combo cable, which is yung gamit pa rin natin dati. Ayan, kung nakikita nyo, is mini USB. Tapos ito yung sa para sa mic, 3.5mm jack na TRS. And then micro USB para sa charging port. Yun yung kagandahan dito. Kasi pwede mong i-charge si Hero 4 habang nagre-record ka, and at the same time nagagamit mo yung microphone. Unlike dito sa ating Hero 5, yun yung isang naging na-encounter ko rin na problema, na kapag nakasaksak si Hero 5, may nakasaksak na power bank sa ating mic adapter, ang nangyayari sa kanya, nagkakaroon ng parang static sound dun sa audio. Hindi siya pwedeng mag-record habang nag-charge sa power bank. So dito sa case ko ha, sa akin ha, hindi ko alam ko kasi kung may problema dito sa aking Hero 5, kasi yun nga, nabasa siya dati. Pero dati naman nagagamit ko siya na habang nag-charge nagre-record. Pero ngayon, as of now, is hindi ko na magawa. At isa inyo pang i-check pag bumili kayo ng camera, tingnan niyo yung mismong camera kung merong gas-gas or merong crack. Kasi ang kalimitan dito sa Hero 4, ang makikita nyo lagi may crack dito. Yung sa akin dun eh, may crack dito. Natatanggal na yung front faceplate, kung tawagin. So yun is nagkakaroon ng crack. Ang sabi dun sa mga naka-experience din, eh dahil sa ganitong case. Ayan, yung ganitong skeleton case. So kung nakikita nyo to, is minsan na, o kaya ito nakikita nyo, tumatama siya dun oh. Kaya minsan na pagtatanggal or pagano, nadadali yung front faceplate ng ating camera. Pero dito sa nakita ko dito sa binili natin, napaka-kinis niya, maalaga yung may-ari. So ayan, thank you kay Ma'am Jean, ayan, na binilhan natin. Eh, natesting ko na rin lahat sa kanya, yung kanyang audio, nagtesting ako mag-record yung sa audio niya, tiningnan ko rin na nakasaksak yung ating pang external microphone, okay lahat, so wala akong problema. Siyempre, testingin nyo rin yung isa pang pindutan dito pala, meron dito yung pag-off ng screen. Ayan, so wala kayong makikita pagka pinindot niya, pagka pinindot nyo ulit, ayan, nag-on siya. And ang kagandahan pala dito sa Hero 4, ito yung isa ko sa nagustuhan, yung LED niya. So halimbawa, magre-record tayo. Nagre-record tayo. Ayan, kung nakikita nyo, nagre-record tayo. Is kitang-kita yung LED niya. Makikita mo kagad na nagre-record.
So hindi ka na titingin ng matagal sa salamin para malaman mo na nagre-record kasi nailaw siya ng pula. Ayan, no? Kahit naman dito sa ibabaw, kung nakakabit siya sa helmet mo, ginawa mo siyang helmet cam, kita mo na kagad yung ilaw dito na red, oh, sa ibabaw, na umiilaw, nagbiblink. Yun yung kagandahan dito sa Hero 4. So pakita ko naman yung sa Hero 5, yung sa sinasabi ko sa inyo. So ayan, nakikita nyo, kinabit ko na yung ating Hero 4. So nakikita nyo, mas maliit siya kasi hindi na niya kailangan ng mic adapter na katulad ng sa ating Hero 5. Ayan, kung nakikita nyo sa harap nyo, na ganito yung casing, tapos yung mic adapter andito pa sa ilalim. Kaya nagiging malaki siyang tingnan. Unlike dito sa Hero 4 natin, maliit lang talaga siya. So bibilang ko na lang siya ng case na parang ganito sa ating Hero 5 na natatakloban yung mismong harap para kahit na umulan, hindi siya papasukin ng tubig and silado yung sa likod niya. Hindi katulad nito, nakita yung screen na napipindot mo. At least hindi naman natin kailangan na lagi makita yung sa screen, eh. So every time na mai-check lang tayo dun sa screen ng Hero 4 natin, saka lang natin siya titignan. Pero mas safe pa rin na talagang naka-close yung likod. And then kung makikita nyo, habang nagre-record yung sa Hero 5 natin, ayan, no, ang liit lang yung ano niya, nung ilaw. Kaya minsan pagka no, yung ibang motovlogger nakikita nyo, sumisilip sa side mirror para makita ko nagre-record. Tinitingnan maigi, paano pagka maliwanag, hindi mo agad makikita yung ilaw. And pagka ano, dito nila tinitingnan sa screen na to, kung na-under ba ako nagre-record na. And kung gabi naman, doon mo lang makikita talaga malinaw yung LED light na to. And yun nga, yung isa sa naging problema ko rin dito, ito, problema na rin ng karamihan na GoPro user to. Ayan, pakita ko sa inyo. Etong side button na to, ayan, nakikita nyo, butas na, oh. So paano pa magiging waterproof to kung ganyan butas na? Kasi dito sa case na to, ang hirap niyang pindutin. Lalo pagka naka-gloves ka na, ang hirap pindutin. Kaya ang kailangan, kuko yung ipampipindut mo. Kaya nangyayari, ayan, ganyan, nabubutas yung mismong pindutan ng power button. And dito, minsan natatakot kasi ako pagka nagre-record na ako, baka yung ating mic adapter ay nagagalaw, tapos magkaroon na naman ng problema sa audio. Yun yung hassle, eh. Nakapag-record ka na, hindi mo naman basta-basta mauulit, lalo na kung normal na ano lang pagre-record, yung mga bigla mong nakuhan sa kalsada, meron ka sinasabi, and then hindi na-record, diba? So, possibility, gawan mo na lang siya ng voice over, or lagyan mo ng subtitle para maintindihan yung binibidyuhan mo. So, yun yung isa sa nakita ko dito sa ating Hero 5. And at the same time, ganun din sa mga Hero 6, Hero 7, ayan, ganyan. Ganyan yung problema. Tingnan ano, eh dito sa ating Hero 4, oh, wala kang ka-problema, ang gaan niya, unlike sa Hero 5, hanggang sa latest na generation, Hero 9, lalo na Hero 9, malaki. Tapos ang bigat pa niya. Nandito yung Hero 9 ni paring Chris 29. Come on, talagang tugma, ha? Hero 9, Chris 29. Sana all, naka-Hero 9, no? Oh. Pero hindi naman natin kailangan yung ganitong camera na napakalaki. Kasi kung ito mabigat na, watch mo, what more kung ito pa. Tapos lalagyan mo pa ng casing, lalagyan mo pa ng mic adapter, lalo kung motovlogger. Kaya walang magaan na helmet sa motovlogger, eh. Kasi kahit na sobrang gaan ang helmet mo, yung paglalagay mo pa ng camera, dagdag bigat din. So yung nawalang bigat dun sa helmet, kung i-compare mo dun sa dating gamit mo, eh parang kasing bigat lang din kasi gawa ng ating camera. And ito, katulad ko, ayan, nakikita nyo. Ayan, no? Meron pa akong intercom. Oh, dagdag bigat din yan, di ba? Kaya yun yung Hero 9, no? Ganda, oh. So yun yung problema natin dito sa ano, sa Hero 5 dun sa latest generation. Sana ibalik ni GoPro ng katulad dito sa ating Hero 4 yung LED na malaki ganyan, nakita, oh. Para hindi ka para isang silip mo lang sa side mirror off, nagbiblink, okay na, di ba? Yan, yan yung mga kailangan nyong i-check. So yan yung mga differences ng Hero 5 and Hero 4, kung bakit Hero 4 pa rin yung pinili ko. And syempre audio quality talaga pag Hero 4, lalo pag top yung high speed ka. Kaya nga si Boss Reid, kung makikita nyo, Hero 4 pa rin ang gamit kasi laging matuling yung under niya, eh. Kahit na tumakbo ka ng 200 kph, okay pa rin yung audio niya. Unlike dito sa ating mga latest generation na GoPro, kahit itong mic adapter mo, ang kailangan mo, bibili ka pa ng mamahaling mic para makuha mo yung audio quality pagka nasa high speed na ano ka na, takbo. So yung iba, ang pinipili, ano, Purple Panda. So magkano yung pare? Nasa 3,000 rin yun, ano? Oh, halaga rin ng isang mic adapter yun.
Kung napapanood nyo sa ibang sikat na motovlogger, ayan kay Norris dyan, nakita nyo na rin siguro yan si Norris dyan magpatakbo na matuling. Napanood nyo yung kanyang audio, nawawala rin yung audio niya. Ang gamit na niyang GoPro noon is GoPro Hero 8 or Hero 7 yata kung hindi ako nagkakamali. So ayan, yun yung mga kailangan nyong i-consider kung bibili kayo ng camera, and i-check nyo na kung camera is ganito, GoPro Hero 4. Kaya dito pa rin ako. So ito, gagamitin natin tong GoPro Hero 4, main cam natin, helmet cam. So babalik tayo sa 1080p. Kung nakikita nyo kasi yung mga latest upload ko, 2.7K. Kasi kaya naman ni GoPro Hero 5 ang 2.7K na super view. So dito sa ating Hero 4 is 1080p lang na ang may super view. Pero goods na din kasi mas tipid sa memory card. Ayun, yun lang. And hintayin ko lang tapusin ang ating kaibigan yung ating change oil. Okay na ba dyan, pare? Okay, malapit na yan. Ganyan ang ano mo, pagka meron kang kaibigang marurunong eh, tsaka may gamit. Kumbaga, pasasalamat na meron tayong mga ganyang kaibigan na tumutulong din sa atin. Siyempre, tulungan lang eh, kailangan niya to eh. O di, kailangan ko rin magpalit ng oil, wala tayong gamit, kaya handa rin siyang tumulong. Diba? Tulungan lang tayo. Sinusukat pa ni Brother Chris 29 yung aming ano, langis. Siyempre, super oil. O baka naman daw, Boss Mickey. Ba, sulit na ang gamit ko sa inyo ah. Mabreak lang ng konti. Oo, nagpaparinig na, Boss Mickey. Para daw sa ano niya, GSXS. Ayan o. Ano nga, Boss Mickey, baka naman. So, ilang super oil na yung ganito ko na may natira. So, pagsasama-samahin ko para pwede ulit gamitin. Ito lang, meron lang kaming may problema ang bayo ni paring Chris 29 eh. Oh, yun, ang laki nga. Ayun o. Dito. Tagos? Takoy na, tagos yung paa ko ah. O? Oh. Pwede itong madadaanan mo yan, tapos tutusok ng ganyan. Possible. Umiwas pa sa rim no? Mukhang sinadya to ah. Mukhang ipinako talaga. Baka akala kahoy. Tingnan muna natin ang ating CB stick kung okay na ulit. Ayos, smooth na ulit pre. Thank you. Mano pre, salamat ah. Ano naman syempre. Basta pag may kailangan ka rin. Sala. Sige. Okay. Eh, salamat kay Chris 29. At pinag-change oil tayo. Kung may gamit nga lang ako, edi sana ako na nag-change oil. Medyo nakakahiya rin kasi manghiram. Sa totoo lang ha. Ganda ulit oh. Ganda na. Hatak ka oh. Oh. So habol ko nga lang pala kung bakit Hero 4 pa din ang pinili ko kahit na wala siyang stabilization. So anay kasi dito sa ating Hero 5 eh, hindi rin naman ganun kalakihan yung stabilization niya, yung pinagbago. Kung siguro naka GoPro Hero 7 ka pa or 8 eh, at yung latest na 9 eh, talagang magandang stabilization niya. Sa Hero 4 ko na binili eh, okay pa rin naman lalo't nasa helmet naman nakalagay. Hindi naman ganun gaanong maalog. Depende na lang kung lagi kang magalaw ang ulo mo, lagi kang palingon-lingon. Eh syempre yung tagtag eh, ikaw rin yung sasalo kung lagi matagtag yung dinadaanan mo, diba? So ang laki talagang tingnan kasi nung Hero 5 hanggang sa latest na GoPro eh. Yung Hero 4 wala kang intindihin na mismong mic adapter na bibilin na napakamahal, na ang presyo ay nasa 3,000 pesos din, diba? Yung sa GoPro Hero 4 500 lang eh, may combo cable ka na eh, o 750 pesos eh. Pwede mo paggamitin habang naka-charge, pwede ka nagre-record nang hindi nagsasacrifice yung audio. Yun ang kagandaan dun eh. So hanggang dito na lang, and ride safe, stay safe mga kabakbaka tao. Baka abutin na ako ng ulan. So kita kayo ulit sa susunod na vlog natin, and sana may natutunan kayo at may nalaman ulit kayo. And salamat ulit sa nagpadala ng pambili. So pare, hindi kita malilimutan. Ayaw mo lang kasing pabanggit yung pangalan mo eh. Pero si Lord na ang bahala sa iyo pre. Siya na ang bahalang magbigay ng gantimpano sa iyo. Tandaan lang natin mga kabakbak, kung ano man yung kailangan natin, sabihin lang natin kay Lord, and God will provide. And syempre samahan din natin ng kilos para makuha din natin yung kinakailangan natin, di ba? So maraming maraming salamat ulit. And yun, Mustang. Teka lang. Wow, naka Mustang. Hindi pwedeng magasgasan. Ayun oh. Woo! Ah, ride safe, stay safe. At kita-kits ulit sa susunod na vlog natin mga bakbak. Unaan natin itong Mustang na to. Ano, hindi ka makakabakbak. Kailangan wait lang. Bagong change oil to oh. Wala, iwan yung Mustang nyo. Woo! Bye-bye.